Hi, welcome to Chai Mongala's blog. So, nagpunta kami sa sentro para kumain kasi so pagod na ako. Then, may wedding dito eh. Dito sa part ng lugar na to, may wedding. Naghahanap kami ng restaurant that time. Pero, mapili yung mga bata. Hindi namin alam kung saan kami kakain. Kaya ikot-ikot muna. Ini-enjoy nila yung music while, naghahanap kami ng restaurant. Ayan. Yan yung unang restaurant namin na pinuntahan pero hindi namin gusto. So, lakad muna kami. Nandaan na namin yung mga souvenir items, mga produkto dito sa Dacia. At yun, natagpuan namin yung restaurant na gusto namin puntahan. Yun ay ang canteen restaurant. O, diba? Canteen restaurant. So, ayan yung mga souvenir items place, mga tindahan yan. Mga silvers, tsaka mga leathers, na sandals, yan. Dito yung sa kanto na to, sa road na to. Dyan mo makikita ang mga souvenir items. So, this place is the new Dacia or yung new town sa sentro. So, ito kong binorder ni Bunso, sausage. At ako naman, chicken sandwich. Ang laki. Kala ko di ko maubos. Pero hindi ko naman talaga naubos. Hindi ko kinain yung tinapay niya. So, laki. American size. Grabe. So, yan. Canteen. Tapos may mga vintage silang mga bote ng coke. Tapos yung medyo dumilim na, yan ang mga pailaw sa tabing dagat. Mga restaurant yan. Restaurant. Tapos may mga restaurant sa tabi ng dagat. Diba? So calming. So wow. Yung vibes iba. Romantic. Uy, sana all. Sana all. Sana lahat. Ayan, na-picture na ako na isang restaurant ulit yan. At ito, parang malayuan. Tapos, nag-tea lang kami after ng sa isa pang restaurant. Nag-tea lang kami kasi malang bilingin. Tapos yan, kuha-kuha ng ng souvenir items, ng Dacia. At may nabili naman ako. Ano to? Ano nga ba kung bulaklak to? Hindi ko alam. Basta yan, marami. Ayan, bulaklak ng almonds. Tapos mga dry leaves. Para sa mga Chinese, mahilig sa mga dry. Tapos ginagawang cha yan. Ginagawang cha, ginagawang sabon. Galing mo. Siyempre, may mga ganito rin naman kami. Kahit nasa probinsya, may ayan, ukay-ukay. Hindi siya ukay-ukay. Para siyang outlet prices. Ayan. Nabusog na ang mga mata natin. Sa mga souvenir items. Siyempre kasi touristic place dito sa probinsya ng Mula. So every summer meron talaga, nagtatayo sila talaga ng ganito. Tapos, every summer lang naman. Kasi pagka winter, wala yan eh. Kasi lumumakad kami dyan ng winter, wala. Pero yung mga pwesto dun sa sentro talaga, nandun na yon, hindi na siya mawawala. So nagbuboom lang yung tourism dito sa Dacia kapag summer. Yes! Ganda! Ayan, iba party. Turista ako. Party sa ano. Artista na ako. O, diba? Artista na yan. Sana ganun. Tapos, ito yung mga restaurants na dinahanan namin. Yung sa gayong kaliwa niya nandyan yung mga upuan, mga tables. Tapos, ang kanilang sineserve, mga fresh, mga fish, mga seafoods. Kasi nga, tabing dagat kami. Pakitang seafoods. Ayun, seafoods. O, diba? Tsaka pa lang nila yan iniluluto. Siyempre, pipili yung customers, tapos saka pa lang iluluto. Pero bago yan, siyempre may appetizer. Pakitang appetizer. Ayan. Appetizer first, saka pa lang yung main course. Yun na yung mga isda.
Masarap din yung ano dito. Ay, hindi ako yan. Hindi ako ang masarap. Masarap yung ice cream. Yung ice cream dito. Kasi yung ginagamit nilang milk ay galing sa kambing. Sobrang lasa. Kung sa atin yan, sobrang anggo. Pero dito hindi. Sobrang lasa. Lasang-lasa ang lasa. Pero sabi ng anak ko, pagka masarap, lasang-lasa, nay. Sabi ng anak ko. Wala, naalala ko lang, miss ko na siya. So, may namita ko rito ang dalawang Pilipina, yan. Yung isa, outgoing na. Magre-retire na siya. Shoutout! Shoutout, Malu! Tapos yung isa, siya na yung mag-i-stay. Yun, si Dina. Mga bagong kaibigan niya dito sa Dacia. I-flex natin yung mga yate nila. Kasi hindi tayo magkakaroon ng yate sa buong buhay natin. So, i-flex na lang natin yung mga yate nila. Yate, 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 famor! Yan! Mahal siguro niya na, no? Sana all may yate. So, every summer, may mga pumupunta riyan na mga yate. Minsan, may nakita ko na may flag pa ng Egypt. So, hindi lang mga locals ang pumupunta rito. Meron ding mga ibang galing sa ibang bansa. Kasi makikita mo naman yung ano eh. Makikita mo yung mga flags. Ang Turkey talaga ay pinagbabanderahan nila yung mga flags nila. Kaya bawat ano sulok may flags. Flag ng Turkey. Tapos meron nga pala na-offer na tour dyan. Minsan mag-aano kami. Mag-avail kami ng isang ng tour. Itutour kami sa buong peninsula. I'm so excited. Nagpaalam na ako. Ay, hindi. Magpapaalam pa lang pala. So, yan. Dito naman yan sa kabilang ano. Sa kabila. Basta doon. Sa kabila. So, kanina mga restaurant. Ito naman mga yate. Yan, kumare. Magmaritasing muna sila. Ayun. Sana all. Sana all. Ito na yung way namin po, eh. Yan yung sa sentro. Sa sentro na yan. So, may crossing dyan. Iba, yung isa papunta sa amin, yung isa papunta dun sa kabilang beach. Yung kabila naman, papunta dun sa amphitheater. Meron pa rin silang amphitheater dito, nakakatuwa. Dun sila nagdadaos sa mga concert. Ito sa Maidan. Ibig sabihin ng Maidan Square. Yan, nandiyan si Ataturk, eh, nakatayo. So, ano? Ano pang hinihintay mo? Bili na. Order na. Anong gusto mo? Siyempre, yung mga kaya lang natin, hindi natin kaya kumain sa ganung restaurant. Ang mamahal kaya, ay, dito na lang tayo sa mga souvenir items. Siguro, nakabili ko rito ng mga porcelas. Ilang beses yun na hindi ko naman sinusuot, actually. Porcelas pa more. Mga products yan dito. Mga local products yan na pinamimili nila, pinamimili, pinabenebenta nila. So, another restaurants. Yan sa ano, sa cove yan eh. Kaya, napaka-calm ng water dyan. Hindi, wala talagang alon. Kaya naman, nawiwili yung ano. O, sige, picture pa more. Picture pa sila. Sana all, napipicturean. Ako kasi nagbibideo lang para sa vlog. So, ito yung dalawang Pinay. Ayun, nauna na sila. Magkasama sila sa bahay eh. Ako, alone. Alone! Hanggang video na lang tayo. Hindi tayo makakain dyan kasi sobrang kamahal kaya. Hindi kaya ng binadget ko, no? O, ito ko na naman. Ilagay ko na naman to. Ayan, may mga pailaw. Ano yan? Puno ng mulberry. Puno siya ng mulberry. Kaya naman tawag dyan sa restaurant na yan, Dut. Kasi ang ibig sabihin ng mulberry ay Dut in Turkish. Ayan, pailaw. Parang Pasko. Ang vibes. Diba? May picture kaya ako dito. May pasabit pa. Ayan na naman yung kekik. Ibig sabihin ng kekik, thyme or oregano. Pamili ka na lang kung aling dun sa dalawa. Yon. So, diyan na lang. Diyan muna tayo.
Ganun nagtatapos ang aking video. Bye! Salamat!